Ito yung mga ano daw na kamote. Yan, dapat ganyan lang. Tatlo. Welcome to my vlog! This is sa Umali Vlog TV, guys! Ngayon, guys, may pakikita ako sa inyo ngayon. Lulutuin ko. Sinong nakakakilala dito? Nalanta na galing bukid po. Medyo malayo yung bukid. Ito po ay dahon ng kamoting kahoy, talbos. Tapos po niyog. At magkaano tayo na isda, nilinisan ko na ngayon, guys. Sige, tara na at umpisa na kung paano lulutuin ang aking talbos ng kamoting kahoy. Sige, tara, guys. Oops! Sandali lang. Doon nga pala dun sa ano, sa mga bago pa lang nanonood ng video, paki-like and share po. At paki-pindot din po ng aking button bell para ma-notify niyo po ang aking gagawing video. Ayan, guys, tara at tayo ay magsisimula na. Tara! Ito yung aking isda, guys. Sariwa-sariwa. Lagyan natin siya ng asin. Para habang ginagawa ko yung dahon ng kamoting kahoy ay matutunaw na yung asin para nanunot na yung asin doon sa laman ng ating isda. Ayan, may asin na. So, ngayon ay doon muna siya sa isang tabi. Ito naman, ang paggagawa nito po ay ayan, ganyan. Ayan. Inalbosan ko lang, guys. Inalbosan. Ayan, halbos lang yan para masarap yung
masarap yung ating lulutuin. Halbusan natin yung ano, yung dahon ng kamoting kahoy bago natin gataan. Tapos guys, i-drain natin. Ito guys, yung sinaid lang na talong doon sa bukid kaya may maliit, may malaki. Ito guys, bibihan natin para makita natin kung mayroong alaga sa loob. Ayan, maganda naman ang laman ng aking talong. Mahal yung talong ngayon sa palengke, guys. Ito, galing lang sa bukid. Kahit pangit yung balat nga pala. Meron pangit yung balat. Maganda naman yung loob niya. Yun, may alaga. Ayusin natin may alaga. Pangit na. Huwag na natin sama. Ito. Pwede na to. Ito guys, ganyan ang gayet ko doon sa talong. Ito, isang natutunan ko sa aking mama nung ako'y bata pa. Ginaganyan niya. Lalagyan niya asin. Pag tumahimik na yun, mainit na. Pagkatapos natin, nilalagay na yung isda. Kung inaantay kong mag-brown yan, mag-gagayat muna ako ng mga paritado.
Lagyan natin ng 6 na butil na. Ayun, nalaglag pa. Bawang. Sama na natin yung ano yan. Nadikit ko na eh. Nadikit ko balat. Pabaybayan muna natin, humulo na humulo hanggang sa maiga ulit yan, tapos saka natin ilalagay yung ating talong. Lalagyan na natin ang talong.
Tapos na guys, yung unang ano, unang gata. Ayan, half cook na ang talong. Kailangan na natin ilagay yung ano, iaayos ko lang. Iaayos ko lang yung ano para paglagay ng ano, kasi ng gata natin panghuli, yung kahang gata, ay hindi natin siya gagalawin. Pakukuluin lang natin ang pakukuluin. Ito na guys, ang kahang gata. Ayan po. Pahihinaan ang ano, ang pahihinaan ang apoy. Hindi po siya haluin hanggang sa makikita nyo yung gata dyan sa ibabaw. Ayan guys, habang kumukulo yung ganyan lang guys, kaya sabi ko ay pahihinaan yung ano, yung apoy para yung kanyang gata ay manuot doon sa laman ng talong at saka sa gulay na talbos ng kamote kahoy. Ayan guys, ihanda ko na siya. Okay na siya, papatayin ko na. Eto na guys, ang aking ginataang talbos ng kamoting kahoy with talong. Masarap ito guys. Subukan nyo gawin at sigurado sabi nyo sa inyong sariling masarap nga pala itong aking nilutong ito. Eto na guys, ang aking ginataang dahon ng kamoting kahoy at saka nilagyan ko siya ng talong.